sa lahat. Kitang pumasok ng parking lot ng isang fast food restaurant ang sasakyan na ito sa Mualboal, Cebu. Pero imbis na pumarada, nagtuloy-tuloy ito at tinumbok ang restaurant. Nabasag pa ang salamin ng kainan. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan! Live mula sa gimpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas! Ikalabing isang araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Dalawang araw na protesta tigil pasada, ikinakasana ng grupo Manibela Piston kontra POV consolidation. Ibabalagpag namin dyan yung aming mga jeepney. Sasakyang pag-aari ng isang senador, sinita at tinikitan sa EDSA busway. Saka biglang humarurot palayo. Babaeng nagpakilalang kamag-anak daw ni DILG Secretary Benhur Abalos, inaresto dahil may ari raw ng kolorum na van. Sa pool sa video, sasakyan sumingit sa gitna ng motorsiklo at SUV sa Buendia flyover. Nauwian sa disgrasya. Habang sa Cebu City, rider at kanyang angkas patay ng mabangga ng SUV. Dalawang piloto ng Philippine Navy patay sa helicopter crash sa Cavite City. Face-to-face classes sa buong Maynila, puro pang umaga na lang dahil sa sobrang init. Senior citizen sa Ilocos Sur patay matapos ma-heat stroke. Sa Frontline News Abroad, lalaki, halos 100 beses pinaulanan ng bala matapos sitahin dahil lang hindi naka-seatbelt. Kasunod niyan, magkahiwalay na pamamaril na itala rin sa Washington DC at Philadelphia sa Amerika. Ah, kumapit ka sa priceless finale ng hit series na Can't Buy Me Love. Kahit gaano kakomplikado ang buhay natin ngayon, sa akin simple lang. Mahal na mahal kita, Carlos. Mahal din kita. Patay ang dalawang piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang pinapalipad nilang training helicopter sa Cavite City. Tingin ng Philippine Navy nagka-problema sa chopper kahit dumadaan naman ito sa regular na inspeksyon. Live mula sa Cavite City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Share lang dito ako ngayon sa isang punerarya dito sa Cavite City kung saan dinala pansamantala yung bangkay ng dalawang piloto sa helicopter kaninang umaga. No? Dumating na rin yung mga tauhan ng Navy para makiramay habang nagsidatingan na rin yung pamilya ng dalawang biktima. Pinagkaguluhan ng mga residente ang bumagsak na helicopter na ito sa bakanting lote malapit sa Cavite City Public Market bandang alas 6 ng umaga kanina. Sa lakas ng impact ng pagkabagsak nito, halos magkahiwa-hiwalay na ang parte ng chopper. Ayon sa ilang nakita sa bumagsak na helicopter, isa raw sa mga sakay nito ang kumaway pa at humingi ng tulong. Pero yung babae antes kumaway na. Yung co-pilot ata siguro yon. Yung pagkabagsak ng helicopter, talagang yupi na, hiwalay na pati mga hélice. Pero yung babae, kumaway pa, parang humingi po na sa klolo na tulong. Binold cutter pa yung mga pinto. Agad isinugod sa ospital ang dalawang sakay ng chopper, isang pilotong lalaki at co-pilot niyang babae. Pero binawian din sila ng buhay. Kinilala ang piloto na si Lieutenant Commander John Kyle Borres, 36 na taong gulang. Ang co-pilot niya naman ay si Ensign Isa Leona Takad, 27 taong gulang. Base sa investigasyon, lumipad mula sa Sangli Airport ang Robinson's R-22 trainer para sa isang flight training. Pagmamay-ari ito ng Philippine Navy, Cavite City raw ang regular na ruta ng training chopper ng Navy, kaya pamilyar na rito ang kanilang mga piloto. Ang ating dalawang naval bases ay situated sa Cavite City. Ang ating runway o ang headquarters ng Naval Air Wing is situated in Naval Base Heraclio Alano in Cavite City. So talagang normal para sa mga piloto natin na lumipad sa airspace
tingin nila, posibleng nagkaroon ng problema ang helicopter ilang metro mula sa Sangli Airport. Posible raw na nagdesisyon ng mga piloto na sa open area mag-emergency landing. Kinuha na ng Navy ang bahagi ng helicopter para imbestigahan ang sanhin ng pagbagsak nito. Pero paglilinaw ng Navy, nabili nila ng brand new ang R-22 chopper noong 2017. Nag-iisa lang daw ito. Dumadaan din daw ang chopper sa maayos na maintenance bago isabak sa training. In 2019 naman, she underwent a very thorough inspection to determine yung kanyang airworthiness. Nakikiramay naman ang Philippine Navy sa mga pamilya na nasawi nilang piloto. Ang piloto raw na si Boris ay isa sa pinakabiyasa sa pagpapalipad ng helicopter. He was already deployed all over the archipelago and has been one of our best helicopter pilots for quite some time now. Ang co-pilot niyang si Takad graduate ng pilot training pero tuloy pa rin daw sa pagsasanay sa pagpapalipad ng helicopter para maging mahusay na Navy air asset. Sinailalim na sa autopsy ang bangkay ng dalawang piloto. Tumanggi munang humarap sa media ang pamilya ng mga nasawing piloto. Cheryl, kanina nga ay muling bumalik yung mga tauhan ng Navy doon sa crash site kung saan hinanap nila kung saan bumagsak yung helicopter. Muli nila itong kinurdon para mapreserba at maiwasan na ang pagpunta ng mga tao sa lugar dahil patuloy yung isasagawa nilang investigasyon. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Tatlo ang nasugatan sa sunog na tumupok sa 20 bahay sa Paranaque. Sa Maynila naman, hindi na nagkasya sa evacuation center ang nasa 1,000 pamilyang nasunugan. Nasa frontline ang balitang yan, si Dave Abuel. Nagngangalit na apoy at makakapal na usok ang bumalot sa mga bahay na ito sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sumiklab ang sunog doon, mag-alas 4 ng hapon kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Higit 20 fire truck ang kinilangang rumisponde. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang magdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection. Wala namang napaulat na namatay pero may 3 nasugatan sa insidente. Ayon sa barangay officials, sa isang bahay sa Purok 3 nagmula ang sunog. Luluto yung isang tao at parang tumuluha tayong gas sa kusinilya. Hindi niya na napatay, bigla na lang kumalat yung apoy. Mabilis na lumaki yung sunog. Tinatayang 1,000 pamilya ang nasunugan. 300 sa kanila ang lumikas sa Del Pan Sports Complex. Yun nga lang, 40 portable tent lang ang naipahiram ng mga otoridad sa mga apektadong residente. Naglatag na muna ng lona para sa iba pang nasunugan. Kanya-kanyang paypay naman ang ilang residente na nagtungo sa evacuation center para maibsan ang init. Kabilang dyan ang pamilya ni Jonalyn Marfil. Bag na naglalaman ng mga gamit sa eskwela lang ang naisalba nila. Yung mga notebook lang ng mga anak ko sa pag-aaral, mga uniform, wala po. Kasi kanina po natataranta na kami. Kasi biglaan lang po yung sunog. Wala namang nabitbit na kahit anong gamit si Rosario Almadin. Nadapa pa ang kanyang apo habang inililikas ang nakababata nitong kapatid. Wash out talaga. Biglaan rin, hindi ako yung mga apo ko eh. Malakas na ko yung apo eh. Kaya alam ko na yung kayong gamit ko sa mga buhay ng mga apo ko. Umapila naman ang tulong ang mga nasunugan para makapagpatayo ng bagong matitirahan. Nagkasunog din sa residential area sa Barangay Judicio, Paranaque City. Pasado alas 2 ng hapon kahapon nang magsimula ang sunog. Makitid ang mga daan kaya nahirapan ang mga truck ng bumberong makapasok. Kaya ang mga residente, tulong-tulong na sa paghila ng mga hose ng tubig. Inabot din ng halos 3 oras bago naapo lang apoy. Aabot sa 20 bahay at 36 na pamilya ang apektado. Isang bombero naman ang nakuryente at 3 residente ang naospital matapos mahirapang huminga. May residente ring nasugatan sa paa habang naghahanap ng mga maisasalmang gamit. Nagiligpit kami ng gamit sa bahay. Hindi po namin alam na may basag na bote doon. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Sa gitna naman ng imbestigasyon ng mga bombero, isang lalaki ang muntik ng kuyugin ng ilang residente. Nagnakaw daw kasi ang lalaki sa mga bahay-bahay nang maapulan ng apoy. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang binatilyo pero tumanggi na siyang magsalita. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Nagreklamo sa mga pulisang isang lalaki dahil ninakawan umano sila ng 1,000,000 piso sa Silang Cavite. Pero nang silipin sa CCTV, nabistong siya rin pala ang kumuha ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Makikita sa CCTV footage na ito noong April 3 sa Poblasyon 3 sa Silang Cavite ang isang lalaking nakaitim na naglalakad, bitbit ang isang bag. Sa isa pang anggulo, kitang sumakay siya sa isang puting sasakyan saka umalis. Natangay na pala niya ang 2 laptop at perang aabot sa 1,000,000 piso mula sa isang bahay. Ayon sa Silang Police, agad nagtungo sa kanilang istasyon ang babaeng may-ari ng pinagnakawang bahay. Pero habang nasa presinto, dumating daw ang asawa ng babae para i-report din ang pagnanakaw. Hanggang sa napatunayan sa mga kuha ng CCTV na ang lalaking magnanakaw ay siya ring asawa ng babae na nag-report na ninakawan. Kaya nga nagtataka kami, nung nandito sila sa station, sila pa yung galit, sila pa yung demanding. Yeah, bakit nang bagal daw nung investigation namin? Agad inaresto ang lalaki na si alias Ferdinand at inamin ang pagnanakaw. Gagamitin lang daw sana niya ang pera bilang puhunan. Pinapapasukin lang po sana sir na malaking negosyo po. Narecover sa sasakyan niya ang ninakaw na 1,000,000 piso. Nakausap naman ng News 5 ang asawa ni alias Ferdinand, bagamat tumagin siyang humarap sa kamera. Ayon sa kanya, nakalimutan lang daw ng asawa niya kung saan naitabi ang pera. Pumunta raw sa presinto si Ferdinand dahil inakala raw nitong pinasok sila ng magnanakaw. Sa kabila niyan, sinampanan ng kasong perjury si alias Ferdinand dahil sa maling reklamo ng pagnanakaw. Para naman sa Silang Pulis, malinaw na nakaumi ang estilo ng sospek. Kung saan palalabasin niyang nanakawan siya kahit siya talaga ang nagnakaw. Ito ay para makakuha siya ng police report para di na siya mapaghinalaan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hinarang at hinuli ang ilang pribadong sasakyan na dumaan sa EDSA busway ngayong araw. Kabilang narito ang sasakyan umano ng isang senador na tumakas pa habang tinitikitan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sunod-sunod na ang paalala at hulihan laban sa mga sasakyang pilit na dumaraan sa EDSA busway kahit bawal. Pero hanggang kaninang umaga, may ilang motorista pa rin na pilit nagpapasaway. Ang SUV na ito na may plakang number 7, hindi nakalusot. Ang plakang yan, nakatakda lang para sa mga senador. Ibinigay naman ng driver ng SUV ang lisensya nito sa mga humarang na enforcer. Pero habang sinusulatan ng ticket... Video, kuya! Alis na! Biglang humarurot palayo ang SUV. Hindi kabilang ang mga senador sa mga pinapayagang dumaan sa busway. Tanging Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice lang ang pinapayagang government official na makadaan sa EDSA busway. Bukod pa riyan syempre ang mga registered city buses, fire trucks, rumeresponding mga sasakyan ng pulis at mga ambulansyang may sakay na pasyente. Desidido naman ang Transportation Department na panagutin ang tumakas na driver. Inaalam na rin kung kaninong senador nakarehistro ang sasakyan. So una nga, pagka ganyan may ano at hindi naman na sinurrender o hindi na issuean ng ticket, ay bibigyan ng show cause order dahil na hawak na nga namin yung driver's license. Ang driver na tumakbo ay mas mataas ang nagiging parusa, kaya hindi dapat itutularan. Isa pang sasakyan ng nasita na may logo naman ng PNP. Saan yung destination niyo, sir? Sa DIDN. Bakit po kayo napadaan sa busway? Sa ano, may emergency kami, sa marami kami. Pero sir, alam niyo bawal po. Okay na po. Sa kabuuan, 6 na sasakyan at 1 motorsiklo ang tinikitan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation. Base sa MMDA Regulation 23-002, 5,000 piso hanggang 30,000 pesos ang multa sa mga daraan sa busway, depende kung ilang beses nang nahuli. Sa gitna ng mga hulihan, nagpasya naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang mga opisyal na pwedeng gumamit ng mga espesyal na plaka. Ang mga protocol plates o low-numbered plates kung tawagin ay ang mga plaka na ibinibigay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ngayon, 14 na plaka na lang ang pwedeng gamitin. Mula yan sa Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, kasama na mga Cabinet Secretaries, mga mambabatas, mga mahistrado, ang Solicitor General, ang Ombudsman, pati na ang Chief of Staff ng AFP at Hepe ng PNP. Sa bisa ng Executive Order No. 56, inalis sa listahan ang COMELEC Commissioner,
cabinet undersecretaries at mga regional trial court judges. Ayon sa Pangulo, dumarami na kasi ang mga insidente ng nakikigamit ng protocol plates kahit hindi autorisado. Kaya't panahon na para limitahan ang mga pwedeng gumamit ng special plates. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Hinuli ang driver ng isang colorum na van sa Cubao, Quezon City. Sumugod naman ang may-ari ng sasakyan saka nagpakilalang kamag-anak daw siya ni DILG Secretary Benhur Abalos. Pero hindi yan bumenta. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Bandang alas 6 kaninang umaga nang sitahin ng mga tauhan ng MMDA ang van na ito sa Cubao, Quezon City. Colorum yan at naghahatid ng mga pasahero. Saan po kayo papunta? Laguna. Lahat po kayo, Laguna. Magkano po yung per rate niyo po? Per rate. Pa? 200 po. Hinuli ng MMDA at ng mga tauhan ng Department of the Interior and Local Government ang driver ng van. Pero nagmatigas na sumuko ang driver. Giniit daw nito na pamangkin ni Interior Secretary Benhur Abalos ang may-ari ng sasakyan. Sumugod pa nga raw ang kaanak nito sa tanggapan ng MMDA para raw makipag-areglo. Pumunta kagad yung babae po dito, telling everyone na ako'y kamag-anak ni SILG. At in-orderan niya ngayon mga tao na dali nyo dito yung tao ko papunta sa MMDA kasi yan ay aking aarborin gamit yung kanyang name wrapping at influence. Pero hindi umubra yan sa mga otoridad, lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaalala kamakailan sa mga naghahari-harian daw sa kalsada, partikular yung mga taga-gobyerno paman din. Itong babaeng ito ay malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating secretary. Hindi naman maalala ni Secretary Abalos kung kamag-anak nga niya ang operator. Pero giit niya, maski sino yan, maski kamag-anak ko kasi tuluyan yan. Hindi po pwede ganyan. Pagdating sa mga gantong bagay, of course, wala kang pipiliin dito. Bukod sa colorum na van, na bisto ring peke pala ang lisensya ng driver nito. Nahalata yan nang makitang mali ang spelling ng pangalan ni LTO Chief Vigor Mendoza. Imbes na Vigor, Vicor ang nakalagay sa pekeng driver's license. Napag-alaman din ng MMDA na peke ang registration ng van. Ikatlong beses na ring nahuli ang driver. Una noong November 2023 at pangalawa ay ngayong taon lang din. Patong-patong na reklamo ang haharapin ng driver at ng operator. Kabilang dyan ang falsification of public documents with conspiracy, estafa, pretending to possess influence, resistance and disobedience to local order at light threat. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Sugat sa paa at balikat ang natamo ng isang rider matapos niya makabangga ng isang bus sa EDSA. Nag-U-turn daw ang motor nang biglang mahagip ng bus. Nagbabalik si Brian Basa. Nakaupo sa kalsada ang rider na yan matapos mabangga ng bus sa EDSA Balintawak kagabi. Nangyari ang aksidente sa gitna ng busway at ng U-turn slot sa EDSA. Kwento ng rider, nag-U-turn siya pa southbound nang biglang mahagip ng bus. Bali, pag-uwi na nga po kami, bali sumabay lang po ko doon sa isang motor na mabanti ng konti. Nagulat na ako, biglang lumagapak sa... Hindi ko na po alam nangyari, biglang binangga ko yun. Sugatan sa paa at balikat ang rider. Ang bus naman, sinubukan pang iwasan ang rider, kaya bumangga ito sa barrier. Layupi ang harapang bahagi ng bus. Napasag din ang windshield nito matapos tamaan ang helmet ng rider. Batay naman sa kwento ng bus driver, nakago ang traffic light sa busway nang biglang sumulpot ang motorsiklo. Itong tawid ako dyan, andito na sila sa gitna mga motor. Eh nung kita pa nila, nagbubusina na ako. Warning sa kanila na parating ako. Ngayon, biglang isang tumag. Sinigundahan yan ng mga tauhan ng barangay Apolonio Samson na nakita ang pangyayari. Sa video namang ito, sa Buendia flyover sa Pasay, makikita ang isang SUV at motorsiklo nitong Biyernes. Nakasunod sa kanila ang isa pang sasakyan. Maya-maya, biglang sumingit ang sasakyan sa gitna ng motorsiklo at ng SUV. Sumemplang tuloy ang rider. Batay sa Road Safety Unit, mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot na sa higit 4,000 ang mga aksidenteng kinasangkutan ng mga motorsiklo. Paulit-ulit na paalala ng MMDA, maiiwasan ang disgrasya kung merong disiplina ang lahat ng motorista.
Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Dalawang araw balak paralisahin ng piston at manibela ang linya ng transportasyon sa ikinasanilang malakihang transport strike sa susunod na linggo. At kahit pa ituturing ng kolorum sa Mayo, wala raw balak ang mga tsuper na tumigil sa pamamasada. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard De La Peña. Welga! Welga! Welga kami! Wala nang atrasa ng grupong piston at manibela para sa binabalak nilang malawakang tigil pasada simula sa darating na Lunes. Ang kilos protestang yan sa April 15 at 16 ang sagot nila sa huling anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang extension ng deadline ng PUV consolidation. Tutol pa rin ang dalawang transport group sa pag-uobliga sa kanila ng pamahalaan na bumuo at sumali ng kooperatiba bilang bahagi ng PUV modernization program. Pinagtutulong-tulungan tayo nitong administrasyon kasama ng mga pro-modernization na mga grupo upang tayo ay mawala na sa kalsada, mawalan na ng hanap buhay at mawalan na ng kinabukasan ang ating mga anak o Pangulong BBM. Tapusin mo na yung consolidation pero dapat ibalik yung aming 5 years na validity ng aming mga prangkisa. Aabot sa 25,000 miyembro ng piston at manibela ang tinatayang maikiisa sa tigil pasada sa Metro Manila. Aabot naman sa 80,000 miyembro ang sasali mula sa mga probinsya. Kumbinsido silang mapaparalisa nila ang transportasyon. Kaya naman, di maiwasan ng mga commuter na mangamba. Sanay naman po maglawad. Lalakarin na lang. Oh. Iba hassle yun. Minsan lang po, pag ano, mainit. Ayun, paano ngayon? Mainit? Itis-tis na lang eh. Basta makarating lang ng school. Bukod sa wala ng deadline extension, ituturing na rin na kolorum ang mga PUV na hindi pa nakapag-consolidate. Pero ayon sa manibela, di sila titigil sa pamamasada. Tatakbo at tatakbo kami kung huhulihin nyo kami. Kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbat namin dyan yung aming mga jeepney. Gate pa rin ng LTFRB, parte pa rin ng solusyon sa trapiko, yung consolidation o yung pag-iisa ng prangkisa ng mga jeepney. Kung may maayos kasing fleet management o yung pagdidispatcha ng mga jeepney units, hindi mangyayari yung ganito na may dalawa o tatlong jeepney na bumabiyay sa kaparehong ruta ang sabay na naghihintay. Pero halos walang laman. Pinaghahanda naman na ng LTFRB ang PNP, MMDA at mga lokal na pamahalaan sa mayiging epekto ng tigil pasada. In most of these strikes na ginawa, the last 3 months, hindi ho kami naglabas ng mga rescue buses dahil halos wala naman pong sumama sa kanilang tigil pasada, and bari na rin ho sa aming obserbasyon, halos lahat po bumiyahe. Sa huling bilang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, halos 80% na ng lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa ang kasama na sa mga kooperatiba at korporasyon. Sa Metro Manila, mahigit 50% lang ang nakakapag-consolidate. Pero para sa LTFRB, pasok na sa target ang mga bilang na ito. Malaki na po yun because there are other modes of transportation available po. Hindi lang naman po yan mga pampublikong jeepney. Meron pong tricycle, meron pong bus, may UV, meron pong mga TNVS. So, hindi ho kami nababahala that in those areas, magkakaroon ho ng tigil ng paralyzation of public transportation. Bukas ay nakatakdang magpulong ang MMDA para maihanda ang mga rescue vehicle na magsisigurong maihahatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon sa gitna ng tigil pasada sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Bawal nang gumamit ng mga maiingay na sirena at mga blinker sa kalsada ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno. Alinsunod yan sa bagong direktiba ng palasyo. Pero ang ilang senador, hati ang opinyon sa issue. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Formal nang ipinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng iba't ibang uri ng wangwa sa mga sasakyan ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Sa bisa ng Administrative Order No. 18 ng Pangulo, kasama sa mga bawal na ang paggamit ng sirena, blinkers at iba pang uri ng maiingay at masyadong maliwanag na signaling device. Nagagamit na raw kasi ang mga ito para makapanlamang at makalusot sa traffic ang ilang motorista. Minsan pa, pinagmumulan yan ng abala o disgrasya sa daan. Kaya ang ilang motorista, pabor din sa utos ni PBBM. May ibang government staff na hindi nila ginagamit sa tama.
So sa parang pang sariling kapakanan lang. So much better po talaga na i-stop na yung paggamit. Compare po sa amin yun, kami nagtadyaga kami sa traffic eh. Tapos sila libre lang. Exempted naman sa direktiba ng Pangulo ang mga sasakyan ng militar, police, NBI, pati mga truck ng bumbero, ambulansya at iba pang emergency vehicle. Babala ng palasyo, papatawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag sa kautosang yan. Kaya inatasan din ito ang Department of Transportation na busisiing maigi ang mga umiiral na patakaran para maipatupad ito ng maayos. Sa panig naman ng PNP, nangako silang maghihigpit na rin lalo sa panghuhuli. Hindi raw nila palalagpasin, lalo na yung mga pribadong sasakyan na feeling VIP. Sa unang offense po ay confiscated po yung kanilang mga gadgets po na makikita po na naka-attach po sa kanilang mga vehicle. Sa pangalawang offense po ay kakasuhan na po sila. Pero sa Senado, hati ang opinyon ng mga senador sa direktiba ng Pangulo. Suportado ito ni Senator J.V. Ejercito lalo't marami na raw feeling entitled sa kalsada. Ang iba, may nakabuntot pa raw na mga escort. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Grace po. Git niya, pantay-pantay dapat ang mga opisyal at ordinaryong motorista kapag nasa kalsada. Wangwang mentality rin ang gustong maalis sa daan ni Senator Joel Villanueva. Kaya mungkahin niya, dapat limitihan na rin kung kanino lang dapat binibenta ang ganitong uri ng mga signaling device. Pero tingin ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, case-to-case basis dapat ang pagpapatupad sa utos na yan. Lalo't kahit presidente, hindi raw maiiwasan gumamit ng wangwang. Alam naman natin may mga okasyon kung dumadaan ng presidente, halimbawa mismo ang Pangulo, at kapag may bisita tayo na head of state rin galing sa labas, alam naman natin na pag-iintayin sa traffic. Huwag naman ganun. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inadjust ang pasok sa mga pampublikong eskwelahan sa lungsod ng Maynila simula ngayong araw dahil sa matinding init ng panahon. Hanggang alas 12 na lang ng tanghali ang klase at wala na sa hapon. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Hindi pa tuluyang pumuputok ang araw, sunod-sunod na ang dating ng mga estudyante sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila. Simula kasi ngayong araw, pang-umaga na lang ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Maynila para maiwasan ang matinding init sa hapon. Magsasalita ng pang-umaga at panghapon na klase sa half-day na face-to-face classes. Alas 6 ng umaga ang simula ng klase hanggang alas 12 ng tanghali. Tatagal ang adjusted schedule hanggang May 28. Sa mga araw na hindi sila papasok sa paaralan, bibigyan sila ng assignment na gagawin o asynchronous classes. Pero hindi pabor ang ilang magulang sa mas maagang klase. Hindi pabor kasi sobrang aga kasi niya kailangan gumising. Hindi niya kayang gumising ng sobrang aga. Reklamo naman ng ilan, mainit pa rin paglabas ng mga estudyante pagdating ng alas 12 ng tanghali. Ayon sa principal ng paaralan, sinisiguro nilang gumagana ang mga electric fan at bukas ang mga bintana ng classroom. May mensahe sila sa mga magulang at estudyante. Hindi naman po ito ipapatupad ng DepEd, ipapagawa ng DepEd, kung hindi ito makakatulong. Naiintindihan natin, mahirap mag-adjust. Alas 5 pa lang naman ng umaga kanina, unti-unti na nagsisidatingan ang mga estudyante sa paaralang ito sa Santa Mesa. Si Mercy, na nagatid ng grade 9 niyang anak, pabor sa adjusted classes. Ilay sa magulang, dapat talaga maiksi yung klase kasi sobrang init ka po ng panahon. At para din po sa ng mga bata din yun, para sa kanila din, kasi para naman hindi magkasakit. Nahirapan lang daw silang mag-adjust kaninang umaga, lalo tatlong anak ang hinahatid at sinusundo niya. Ang estudyante namang si Jaisel, aminadong hirap sa mas maagang pasok. Meron po gumising ng 4 po kasi ako nagigising na ngayon, dati po 5. Sa Makati, pinaikli rin ang klase simula pa noong Lunes. 6 hanggang 10 a.m. ang pang-umaga, habang 3:30 hanggang 7:30 p.m. ang panghapon. Suportado ni Health Secretary Ted Erbosa ang adjusted school hours ng mga LGU ngayong mainit ang panahon. Welcome na welcome yun. Kasi the kids are also vulnerable to all of this. You know, some of our kids walk kilometers to get to school. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, mas maiging bawasan na lang ang school days. Dami na nating lost days, no? Because of this extreme heat and of course no other reasons pa, no, like holidays po. Bakit hindi na lang natin no gawin
no, na doon mismo sa program natin ay eto lang yung ating school days. Para naman sa gayon ay hindi na po tayo pabalik-balik, no, na nagkakaroon ano ng sudden, no, cancellation. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Natagpo ang patay sa bukid. Ang isang matandang lalaki sa San Vicente, Ilocos Sur, posibleng na heat stroke daw ang biktima. Narito ang report. Wala ng buhay nang madatna ng mga residente ang 75-anyos na lalaki sa gilid ng bukid sa San Vicente, Ilocos Sur. Kinilala ang biktimang si Guillermo Rebula. Kwento ng kanyang kapatid, alas 7 ng umaga noong Martes nang umalis si Mang Guillermo para puntahan ang kaibigan sa sakahan. Nakita pa raw siyang pauwi bandang alas 10 ng umaga. Pero may ilang nakapansin na nahihirapang huminga si Mang Guillermo habang nagbibisikleta. Nahihilo na daw siya. May nakakita sa kanya na nahihilo. Kaya mo bang, girl? Sabi, oo, kaya ko. Hanggang sa natagpuan na lang siyang patay bandang alas 3 ng hapon. Yung balat niya, alam mo yung parang nasunog? Nasunog dito. Yung skin niya as in na aglikyab, sunburn, wala naman siyang sakit. Ayon sa rumisponding barangay Tanod, mukhang bumaba ng bisikleta si Mang Guillermo at naghanap pa ng masisilungan dahil sa sobrang init. Base naman sa obserbasyon ng doktor na tumingin sa kanya, walang nakikitang foul play. Posibleng na heat stroke ang biktima. Nang araw na yon, umabot ng 37 degrees Celsius ang heat index o damang init sa kalapit na bayan na Sinait. Kaya ang mga magsasaka, doble ingat, lalo kapag pumatak na ang alas 9 ng umaga. Yan kasi yung katirikan ng araw. Nanginginig na yung katawan namin sa init ng araw ngayon. Araw talaga, hindi kaya ng katawan . Lalo na yung mga matatanda. Kaya naman maaga nilang tinatapos ang pag-ani ng mga tanim para hindi sila mabilad sa araw. Paalala ng Department of Health, mag-ingat sa heat stroke, lalo na yung mga matatanda. Sintomas nito, ang pagtaas ng temperatura ng katawan, pagkahilo, panghihina at kapag nawalan ng malay. Ang emergency kasi pag meron kang nararamdaman talaga, pag hinintay mo pa mag-collapse, huli na yun. Dagdag na paalala ng DOH, uminom palagi ng tubig at huwag magbilad sa araw para iwas heat stroke. Susunod, Warren Tavares laban sa nagtatagong si Pastor Apollo Quimoloy na dagdagan pa na sa kasong human trafficking. Mga fighter jet ng Pilipinas at US Air Force nagpakitang gila sa ipapawid sa Pampanga. At sa showbiz, ex-partner ng aktres na si Fok Wang na si Lee O'Brien pinadeport na pabalik sa Amerika. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kung ang China ang tatanungin, ang Pilipinas ay ang traitor na hindi tumutupad sa mga kasunduan sa West Philippine Sea. Pero teka, ano ba yung kasunduan at sino bang nakapagkasundo? At meron ba tayong obligasyon? Pamilyar na siguro kayo sa BRP Sierra Madre na hanggang ngayon ay nakasadsad pa rin sa Ayungin Shoal mula pa noong Mayo taong 1999. Pero meron pa pong isa. Sabay na sinadsad ang BRP Benguet, isa rin pong World War II landing ship na minana natin sa mga Amerikano. Pero sa Scarborough Shoal naman, na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong palaong yun, naghahanap ng paraan ang Estrada Administration para kontray na pananakop ng China sa Mischief Reef. Ang solusyon ng Philippine Navy, mag-establish ng mga instant outposts sa lugar gamit ang mga lumang barko. Ang napili mga lugar, itong Scarborough Shoal at ang Ayungin Shoal. Siyempre, agad umalma ang China at pinapatanggal ang dalawang barko na Pilipinas. Ito ang komplikasyon. Sa Nobyembre ng taong yun, 1999, may state visit dapat sa Pilipinas si dating Chinese Premier Zhu Rongji. Ang banta ng China, kanselahin ang state visit kung hindi tanggalin ang dalawang barko. Pinagtalunan daw ito ng matindi sa loob ng gabinete ni ERAP
Pero sa huli, napagkasunduan ang isang kompromiso. Bago ang state visit, pinahatak ng Pilipinas ang BRP Benguet mula sa Scarborough Shoal. Ayon sa China, nangako ang Pilipinas na tatanggalin hindi lang isa, kundi parehong barko. Yun lang, wala namang umaamin sa Pilipinas kung may ganun ngang pangako. Pero ang mas malaking tanong, pwede ba tayong policy ng China sa sarili nating bakuran? Sa nakaraang mga buwan, may panibagong reklamo ang China. Hindi raw tayo tumutupad sa isang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Ayon daw sa kasunduan, papayagan lang tayo ng China na mag-deliver ng pagkain at tubig sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Hindi raw tayo papayagan ng China na mag-deliver ng construction materials para ikumpune o i-repair ang nadudurog ng barko. Simple lang daw ang pakay ng China. Hayaan na lamang mabulok at magiba ang Sierra Madre. Ito raw ang dahilan kung bakit winawater cannon ng Chinese Coast Guard ang ating mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero babalik na naman po tayo doon sa naunang tanong. Meron bang karapatan ng China na diktahan ng Pilipinas sa kanyang sariling exclusive economic zone? At maaari ba niyang panghawakan ng isang kasunduan na wala namang kasulatan at ang nakipagkasundo ay wala na rin sa poder? Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages. Sa dashcam ang pagbangga ng motor sa isang SUV sa Cebu City. Dead on the spot ang driver ng motor at ang angkas nito. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa.
Sa kuha ng dashcam video na ito sa Cebu City kahapon ng umaga, makikita mabilis ang takbo ng mga sasakyang bumabagtas sa Cebu South Road Properties. Ilang sandali pa, isang motorcycle taxi ang biglang napunta sa kabilang linya. Tumama ang motor sa Center Island at sumemplang ang rider at ang angkas nito. Tiyempo namang may papasalubong na SUV sa kabilang lane at nabundol sila nito. Sa lakas ng pagkakabangga, dead on the spot ang dalawang biktima. Kinilala ang driver ng motor na si Brian James Bayarcal, 26 anyos, at ang pasahero niyang si Clea Jean Coronel, 28 anyos. Base sa investigasyon, hindi raw natansya ng driver ng motor ang pagliko niya sa kurbadang bahagi ng kalsada. Yung area na yan, mabilis yung mga sasakyan talaga dyan. Hindi siguro na-control yung kuwan, lahat siguro yung nabangga sa cutter. Nasa kustodiya ng Cebu City Police ang driver ng SUV na si Dominador Duyugan. Kwento ni Dominador, ihatid sana niya ang kanyang mga pamangkin sa pier na dadalo ng lamay. Hindi raw niya namalaya na tumama ang motor sa gilid ng kanyang sasakyan. Nagulat ako, sir, kasi hindi ko alam kung ano na ba yung nangyari na mayroong mano sa sasakyan ko. Hindi ko nakita kasi biglaan eh. Nagdesisyon ang pamilya ng mga biktima na makipag-ariglo kay Dominador dahil wala naman daw siyang kasalanan. Nakakulong siya sa detention cell ng Traffic Enforcement Unit habang hinihintay pa ang notice of desistance. Gayunpaman, handa naman siyang magbigay ng tulong sa mga pamilya ng dalawang namatay. At na-damage yung sasakyan ko, hindi eh, parang saan. Kahit kunti lang, maaari sa kanila, matulong. Ginawa ko sa biktima kasi namatay sila. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamunuan ng motorcycle taxi service para maghatid ng tulong sa mga namatayan. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Naglabas na naman ang panibagong warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong human trafficking. Nakitaan ng Pasig Regional Trial Court ng sapat na ebidensya para ipa-aresto ang pastor. Dawit sa kaso ang limang iba pa. Bago yan, nauna nang naglabas ang arrest warrant, ang Davao City Regional Trial Court kaugnay sa kasong child at sexual abuse laban kay Kibuloy. May arrest order din ang Senado laban sa pastor dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap ng NBI at PNP sa pastor. Giniit ng Administrasyong Marcos na hindi tayo naghahanap ng away sa China porket pinatitibay ng Pilipinas ang ating alyansa sa Amerika at Japan. Yan ay sa gitna ng Trilateral Summit na dinaluhan ni PBBM. Live mula sa Washington, D.C., nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, anong pag-uusapan dyan ng tatlong leader? Cheryl, sa sentro sa kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at malayang paglalayag ang magiging usapin ng tatlong bansa tungkol sa West Philippine Sea sa gaganaping Trilateral Summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas dito sa White House mamayang hapon. Sa dalawang araw na official visit ni Pangulong Bongbong Marcos ay layon din palakasin ang relasyon ng mga bansa pagdating sa kalakalan. Mag-aalas 8 ng gabi dito sa Washington, D.C. sa Amerika, dumating si Pangulong Bongbong Marcos para sa dadalawang Trilateral Summit kasama si U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida at hiwalay na bilateral talk kay Biden. Dahil inaasahang matalakay ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ngayon pa lang, nagbabala na ang Pilipinas na hindi dapat ito maging issue sa China. Hindi tayo nangahanap ng away. Tayo naman inaaway. China now is obviously is what they call a competitor of the United States. But we're not siding with the United States because of that. We're simply following what we feel is our national interest. And it now jives with the United States. That's all there is. Aminado ang Amerika na nababahala sila sa mga agresibong pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa kabila niyan, hindi raw dapat masamain ng China ang maritime joint patrol ng Amerika, Japan at Pilipinas kasama ang Australia. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did.
Bukod dyan, tatalakayan din sa trilateral summit ang investment o pamumuhunan. Kabilang sa mga malalaking investments ang tungkol sa paggamit ng mas ligtas at mas malinis na nuclear energy. The president's quite excited specifically about a company that is going to be supplying these small nuclear power plants. The more exciting part of the clean energy projects that we're trying to lure into the country is the small modular nuclear power plants. Naghahanap din ang partner ng Pilipinas para sa exploration sa West Philippine Sea, gayon din sa larangan ng infrastruktura, semiconductor, manufacturing ng solar panels at makabagong teknolohiya. Pagkatapos ng summit, aabot sa $100 billion na investment ang inaasahang malilikom ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan sa loob ng 5 taon. Katumbas yan ng higit 5.6 trillion pesos. Cheryl, umaasa ang Pilipinas sa pagtatapos ng summit ay magkaroon ng trilateral trade agreement sa pagitan ng US at Japan. Ngayon, bago ang trilateral summit ay mauna muna ang bilateral sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Magkakaroon din ang magkakahiwalay na pulong ang mga kalihim pagdating sa foreign affairs at kalakalan ngayong umaga dito sa Washington, D.C. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco. Napakitang gilas sa mga piloto ng Pilipinas at ng Amerika sa paglipad sa Cope Thunder exercises ngayong araw. Bukod sa exhibition, hinasa rin ang kanilang kahusayan pagdating sa usaping seguridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Aakalain mong eksena sa mga aksyong pelikula ang sunod-sunod na paglipad ng mga fighter aircraft ng Pilipinas at Amerika. Sa bawat take-off, dumadagundong ang tunog mula sa makina ng mga ito na tila nagpapahiwatig agad sa lakas at liksi na kanilang taglay. Ibinida ng Philippine Air Force ang pambato nilang FA-50 fighter aircraft habang ang F-16 fighter jets ang sa US Air Force. Ang pagpapakitang gilas na yan ng dalawang magkaalyadong pwersa ay bahagi ng unang edisyon ng Cope Thunder Exercise ngayong taon. Sumalang sa pagsasanay ngayong araw ang apat na FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas. Nakatuwang nila sa ere ang apat ding F-16 fighter jets mula naman sa Amerika. Bagamat magkakaibang mga eroplano, iisa ang kanilang layunin na paigtingin ng alyansa hanggang sa mga operasyon sa himpapawid. Lumipad ang mga aircraft mula sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga na isa sa siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Sinanay ng mga pilotong Pilipino at Amerikano ang basic fighting maneuvers o ang paggalaw sa ere tuwing may pang-opensa at depensang operasyon kung saan magkatuwang silang lalaban. We'd like to improve our ability to work together now so that when it comes down to it in the future, we're as good as we can be. Nasa 478 na sundalong Pilipino at 170 na Amerikano ang kalahok sa Cope Thunder exercises ngayong taon. Paghahanda rin daw ito sa kauna-unahang pagsali ng Philippine Air Force sa Pitch Black Exercise na hinuhost at gaganapin sa Australia mula Hulyo hanggang Agosto. Previous years ng Pitch Black Exercise sa Australia, normally nagpapadala lang tayo ng observers. This time we are planning to send fighter aircraft, so magkakaroon tayo ng large force deployment. Hindi rin hadlang para sa mga piloto ng Philippine Air Force ang pagkakaiba sa aircraft para matuto ng combat techniques. Mas moderno man nila ang F-16 fighter jets ng US, may kakayahan daw tayong makipagsabayan. We can't say yet with regard to the limitations of the aircraft, but our friends from the US forces at the same time from and also our contingents from the Philippines are very much prepared to do the exercise and train with them with regards even with the similar aircraft. Bagamat hindi direktang tinukoy ang nangyayaring tensyon dulot ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, batid daw ng mga sundalong Amerikano na maraming bantang kailangan nilang paghandaan kasama ang mga kaalyadong Pilipino. As we work together to make a free and open Indo-Pacific, we prepare ourselves to operate in a joint environment one day for not any current present threat, but potentially future threats. Magpapatuloy ang Cope Thunder Exercise hanggang sa April 19. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.
Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Pebrero sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 4.5% ay nasa 3.5% na lang ang mga Pilipinong unemployed. Katumbas siya ng nasa 1.8 million na Pilipinong walang trabaho. Bumaba rin ang mga underemployed o mga may trabaho pero naghahanap ng karagdagang pagkakakitaan o racket. Mula sa 6.3 million noong Enero ay higit 6 million na lang sila nitong Pebrero. Ayon pa sa PSA, ang pagdami ng may trabaho ay bunsod ng tumaas na labor demand, kasabayan ng pagbubukas ng klase at panahon ng anihan. So biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Webes. Deported na ang American ex-partner ng aktres na si Pok Wang na si Lee O'Brien. Ayon sa Bureau of Immigration, para ito sa isinampang deportation case ni Pok Wang kontra kay O'Brien na nagtrabaho umano sa bansa ng walang kaukulang permit. Kinatigan naman niya ng BI saka ibinaba ang desisyong ipa-deport si O'Brien noong Disyembre. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, gabi noong April 8 nang tuluyan ang pabalikin sa Amerika si O'Brien. Hindi na po siya muling makakabalik sa Pilipinas. Ikinatuwa naman ng kampo ni Pok Wang ang pagpapadeport na ito sa kanyang ex. Anila, tunay na umaandar ang hustisya sa bansa. Giit pa ng kampo ng aktres, bawal ang mga babaero at mapang-aping dayuhan sa Pilipinas. Ito pa nga, magbabalik Broadway si Pinay Pride Tony Award-winning actress Lea Salonga next year. Dito naman sa bansa, magbabalik entablado rin para sa local restaging ng classic musical na Rent. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murphy. Makalipas ang mahigit isang dekada, muling magbabahagi ng inspirasyon ang Tony Pulitzer Award-winning musical na Rent dito sa Pilipinas. Iikot ang kwento niyan sa pag-ibig, pag-asa at mga isyung panlipunan gaya ng LGBTQIA+ rights, kahirapan at HIV/AIDS. Ang mga temang yan, malapit sa puso ng isa sa mga gaganap sa local staging ng play na si Marquis Troop, na isa ring kilalang advocate ng HIV/AIDS awareness. This is such a important musical for everyone to watch kasi ang daming tao sa Pilipinas na may stigma sa HIV and AIDS. Feeling nila na pag death sentence, it's not true. Pag nakuha nyo yun, it was something that happened and you can live a full life. Si Adrian Lindayag naman na kabilang sa mga bida ng Rent, isinapubliko kamakailan na isa siyang HIV positive. Kaya naman relate na relate siya sa takbo ng musical. Hindi lang maluwag ang loob ko na makakapasok ako sa ospital para magpa-check up, para kuhanin yung mga gamot ko. Pero marami pa akong natutulungan na ibang tao, marami akong nai-inform na ibang tao tungkol sa usapin ng HIV. Abangan ang Rent sa Carlos P. Romulo Auditorium sa RCBC Plaza sa Makati City. Si Lea Salonga naman, nakatakdang magbalik Broadway next year. Para naman yan sa debut ng Stephen Sondheim's Old Friends. Makakasama niya roon ang kapwa niya Tony winner na si Bernadette Peters. Wala pa namang detalye sa schedule ng run ng show. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Murphy, News 5. Ito pa, papasok na rin sa hit kapatid Dreamscape series na Batang Quiapo ang viral Paris vendor na si Diwata. Kwento ni Diwata sa isang vlog, nagsimula na siyang mag-taping para sa show. Yun nga lang, hindi niya pa sigurado kung kailan ito ipalalabas. Sabi pa niya, nakasama niya sa eksena ang mga aktres na sina Ivana Alawi, Kim Rodriguez at ang mismong bida at direktor ng serye na si Coco Martin. Bago ang balitang ito, matatanda ang binisita ng mga empleyado ng Pasay LGU ang stalls ni Diwata. Ito'y para paalalahanan siya sa mga kailangang permit para hindi ipasara ang kanyang negosyong paresan.
Susunod, mga kalansay sa sementeryo pinaglaruan at ginamit na props sa Budots Challenge ng ilang kabataan. Mini SUV bumangga sa isang fast food restaurant sa Mualbual, Cebu. At mga vlogger na nag-viral na sa pandadakma ng mga tarsier, posibleng kasuhan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naka-fix po ng 7 a.m. to 7 p.m. ang pasok ko as a factory worker. Isang oras lang po ang break time at wala pong overtime pay. Legal po ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa Article 83 ng Labor Code, dapat ay may isang oras na lunch break sa 8 oras na trabaho sa isang araw. Kasama din dapat ang 5 to 20 minutes na short break sa umaga at sa hapon. Ayon din sa nasabing batas, dapat ay may overtime pay ang anumang trabaho ng empleyado na lalagpas sa 8 oras kada araw. Ayon sa Article 87 ng Labor Code, dapat ay may karagdagan na 25% sa regular wage kung ang overtime ay sa regular days at additional na 30% ng daily wage kung sa holiday o rest day naman ginawa ang overtime. Ang employer na hindi susunod sa batas na ito ay maaaring makasuhan sa Department of Labor and Employment o sa National Labor Relations Commission at maaaring mapatawan ng parusang multa o pagkakulong ng 1 hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, legal po ba na hinahati ng boss ko yung oras ng assignment sa trabaho ko? Halimbawa, 8 hours sa admin department tapos 4 hours naman sa operations department. Legal po ba to? Legal po ang paghahati ng oras ng trabaho ayon sa itinakdang schedule ng employer basta may kinalaman ito sa trabaho na nakasaad sa inyong employment contract. Ito ang tinatawag nating management prerogative. Dapat lang tandaan na hindi maaaring gamitin ito ng employer para gipitin ang empleyado at hindi rin pwedeng bawasan ang benepisyo na kasalukuyan ang tinatanggap ng isang empleyado. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
dapat na lang ang natitirang stock ng bigas sa mga warehouse ng National Food Authority sa buong bansa. Kaya ang NFA tinaasa na ang buying price nila ng mga palay para hindi sila maagawan sa pagbili ng palay ng mga trader. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pang isang araw na konsumo na lang ng buong Pilipinas ang natitirang bigas sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA. Sa huling inventaryo kasi ng ahensya, lumabas na 40,000 metric tons na lang ng bigas ang natitira sa mga warehouse. Malayo ito sa 300,000 metric tons dapat na minimum requirement para may stock tuwing may kalamidad. Pero sabi ng NFA, hindi kailangan magpanik dahil pang buffer stock lang naman ang iniipon nila. Maganda yung production last year, medyo tataas pa this year. So nandyan lahat ng stocks, no? Hindi nga lang hawak ni NFA lahat yung dapat niyang mahawakan, pero it's still nandyan ang stocks. Kung tutuusin, kailangan lang bumili ng NFA ng bigas sa mga magsasaka para madagdagan ng stock nila. Ang problema, nauunahan sila ng mga trader dahil mas mahal nilang binibili ang mga palay kumpara sa NFA. Para tugunan niya na pagkasunduan sa NFA Council meeting na taasan din ang buying price nila sa palay. Mula sa dating 16 to 23 pesos kada kilo, ginawa na nilang 19 to 30 pesos per kilo depende sa klase. Target ipatupad ang bagong presyuhan na yan sa susunod na linggo. It's a price range, hindi ibig sabihin yung highest range agad yung ating buying price, no? Alam naman natin iba-iba ang presyo ng palay sa iba't ibang lugar. We will issue a price bulletin for each province. Samantala, kinumpirma rin ng NFA na nasa warehouse pa nila ang 75,000 sako ng NFA rice na illegal na ibinenta sa dalawang trader. Ang direksyon ay isaoli yung bayad nila, no? Once maklear lahat ng rules and pwede na, then that we will do. Hindi naman yan deteriorating. Ini-inspect yan on a regular basis. Para hindi na maulit ang ganitong anomalya, naglabas sila ng bagong guidelines sa pagbebenta ng mga palumang stock ng bigas. Kung dati ay first come, first serve, ngayon auction o pataasan na ng presyo. Meron tayong isa-set na floor price for the auction. So hindi na siya basta i-offer lang kung kanino. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Sumalang na sa post-evaluation ng COMELEC ang joint venture na may pinakamababang bid para sa internet voting sa 2025 midterm elections. Kapag pumasa, target ng poll body na simulan na ang online registration ng overseas voters sa Disyembre o Enero ng susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Umarangkada na ngayong araw ang post-qualification evaluation para sa planong overseas online voting and counting system sa 2025 midterm elections ng COMELEC. Unang sumalang sa evaluation ang joint venture ng SMS Global Technologies at Sequent Tech Incorporated. Dahil sila ang may pinakamurang proposal para sa proyekto. Mahigit 465 million pesos kasi ang nakalaang budget ng COMELEC. Pero ang proposal ng joint venture ng SMS Global at Sequent Tech, 112 million pesos lang. Target ng online voting program na padaliin ang pagboto ng mga Pinoy abroad para kahit sa bahay o opisina, makaboto sila nang hindi pumupunta sa mga embahada o konsulada. Kaya sa presentation ng dalawang kumpanya kanina, binida nila ang simpleng proseso sa pag-enroll sa kanilang online portal. Una, ire-register lang ang personal na detalye ng botante gaya ng pangalan, email at password. Ia-upload din ang kanilang ID at saka magsiselfie. Kapag enrolled na ang account, pwede nang bumoto. And the voter has a step before casting where he can review his selection, he can confirm his selection before casting. So it's a double confirmation. So I choose my selection, I click that I choose my selection, I confirm that I choose my selection. Then I'm going to a review page where I review my selection and say, okay, I reviewed 2 times, now I confirm and I cast my ballot. Pagtitiyak naman ng COMELEC, hindi madadaya ang pag-enroll ng account dahil mabe-verify ito ng sistema ng COMELEC base sa mga nakarehistro sa kanilang OFW. Kaya sa mga nagbabalak mameke ng ID o gumamit ng artificial intelligence, wala raw lusot. Hindi po siya magkakaroon ng puwang dito dahil kailangan po it's a live
selfie. Gaya po nung sa atin nung pandemic, para tayo makapagparehistro sa bakuna, nagse-selfie po tayo. At hindi tulad ng naunang plano, hindi nagagamit ng mobile application. Kaya pwedeng buksan at mag-enroll online sa website kahit anong gadget ang gamit ng botante. Sakaling makapasa sa evaluation, ang joint venture ng SMS Global at Sequent Tech, iaakyat na ang proposal nila sa Comelec and Bank. Kapag inaprubahan, sa kanila ibibigay ang kontrata para sa internet voting service. Kapag hindi pumasa, magkakaroon ulit ng post-evaluation kung saan ang second lowest bidder naman ang isasalang. Target ng Comelec matukoy ang mananalong provider sa loob ng 4 na linggo. Ito ay para masimula na ang enrollment ng mga botante sa Disyembre o Enero ng susunod na taon. Umaasa naman ang Comelec na mas maraming botante overseas ang boboto sa 2025 midterm elections kapag online na lang. Lalo't noong 2022 elections, wala pa sa kalahati ng mga registered overseas voters ang bumoto. Sana mapantayan yung local voting natin. Kung umabot po tayo ng 84% dito, sana man lang umabot tayo ng 70-80%. Napakalaking bagay na po yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. What's up, mga kapatid? Nag-commit ng $50,000 to 2.8 million pesos ang World Athletics sa mga mananalo ng gold medal sa parating na 2024 Paris Olympics. Ang organization na magiging kauna-unahang international federation na mag-o-offer ng prize monies na direkta sa Olympic medalists. Matagal naman na wala ang pagiging amateur competition ng Olympics dahil ilang atleta na din ang tumatanggap ng monetary rewards galing sa gobyerno o sponsors. Pero ito pa din ang unang official na ganitong sitwasyon sa 128 years ng Olympics. Malaking balita ito dahil lang athletics ang pinakamalaking Olympic sport dahil sa dami ng participants at TV audience, pero nagsustruggle pa din sa funding ang karamihan ng atleta, pati ang mga medalists. Sa NBA naman, inannounce kanina ng Milwaukee Bucks na hindi na maglalaro sa remainder ng regular season si Giannis Antetokounmpo dahil sa left calf strain. Nangyari ang injury sa third quarter ng panalo nila kontra Boston Celtics kung saan bigla na lang siya napaupo at humawak sa kanyang binti. Hindi na nakabalik ng laro ang former MVP at agad naman pinacheck ng kuponan ang health niya. Good news na din na hindi nangyari ang worst na pwede at mataas ang chance na makakapaglaro na si Giannis pagdating ng playoffs. And good news para sa Boston Celtics fans, pumirma ng 4-year extension si Jrue Holiday at siguradong magiging parte siya ng near future ng franchise. 68 games na nilaro niya this season so far, nag-average si Holiday ng 12.5 points, 5.4 rebounds, and 4.9 assists. Na-clinch na din ang Celtics ang number 1 overall seed pagpasok ng playoffs at mataas ang hopes ng kanilang fans na this may be the year na makapag-uwi sila ng championship. Huwag kayong alis, mga kapatid. Sports pa tayo mamaya. Susunod, vlogger na dinakma at sa pilitang pinangiti ang mga tarsier, posibleng kasuhan. Lalaki sa Amerika, halos 1,000 beses pinaulanan ng bala ng baril ng mga pulis. At cast ng Can't Buy Me Love, emosyonal sa nalalapit na pagtatapos ng serye. Tutok lang, mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
pertussis o whooping cough sa bansa at lahat ng namatay sa sakit, mga bata. Ayon sa Department of Health, nakaapekto ang pandemya sa routine immunization o pagbabakuna sa mga bata. Sa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Patuloy pang dumarami ang kaso ng pertussis sa bansa ayon sa Department of Health. Sa huling datos ng ahensya, pumalo na sa 1,000 ang mga kaso. Halos 34 na beses na mas mataas yan sa parehong panahon noong 2023 na meron lang 32 cases. 54 na ang namatay sa pertussis ngayong taon. Lahat mga batang edad 5 pababa. So dumadami yung very young. Ayaw natin yon kasi yung very young, yung mas mataas ang chance mamatay pag nag-serious sila. At late na didiskubre kasi yung bata, yung baby, hindi naman nakakapagsabi yun na nangingitim at late na pag dinala sa ospital. May mga kaso rin na mismong magulang ang nakahawa sa anak. Kaya rekomendasyon ng DOH sa mga nakatatanda magpabakuna kontra pertussis, lalo na yung mga hindi sigurado kung nabakunahan noong bata pa. Meron available commercially yung Tdap, Tdap vaccines, which is a new formulation given to adults. Ayon sa DOH, nakaapekto ang pandemya sa routine immunization ng mga kabataan. Kaya dumami ang kaso ng whooping cough. Katunayan, kabina ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming bata na hindi pa nakakatanggap na anumang klase ng bakuna na umabot sa 1.5 million noong 2021. Nariyan tuloy ang banta ng pagtaas sa iba pang vaccine preventable diseases bukod sa pertussis. Pagka maraming bata ang walang bakuna, sila-sila yung nag-aawahan. Pero pag maraming bata vaccinated, konti lang yung susceptible, hindi sila magkikita. Hindi tayo magkakaroon ng clustering and outbreak. Yun nga lang, posibleng maubos na ngayong Mayo ang supply natin ng pentavalent vaccines na proteksyon sa pertussis, hepatitis B, HIV, diphtheria at tetanus. Dahil dito, bibili rin ang DOH ng 3 milyong doses ng DTP vaccines. Yan ay habang hinihintay ang pagdating sa Hulyo ng 6 na milyong doses ng pentavalent vaccines na epektibo kontra pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B at HIV. Huwag kayong mag-alala, kahit mawala ng supply ng bakuna, yung pertussis, ano siya, bacterial. Because it's bacterial, pwede siyang gamutin ng antibiotics. Ipinagpapatuloy naman ngayong araw ang bakunahan kontra digdas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa gitna ng measles outbreak doon. Pansamantalang inihinto ang bakunahan dahil sa Eid al-Fitr. Sa huling datos, halos 647,000 na bata ang nabakunahan laban sa sakit sa BARM. Halos 1.4 milyong kabataan ang target bakunahan sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nabulabog ng kaliwat kanang pamamaril ang ilang lugar sa Amerika, kabilang ang isang driver na sinitalang dahil hindi naka-seatbelt. Nasa frontline ang balitang yan, si Rainiel Pawit. Sa bodycam footage na ito nakuha sa Chicago, makikitang pinatigil ng mga pulis ang SUV na ito. Inutusan nila ang driver na ibaba ang bintana. Sumunod naman ang lalaki pero... Inutusan ulit ng mga pulis ang driver na ibaba ang bintana pero hindi siya sumunod. Bumunot ng baril ang mga pulis at pinalabas ang driver hanggang sa umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Gumanti rin ng putok ang mga pulis. Lumabas ng sasakyan ng driver at bumagsak sa kalsada. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga pulis at pinusasan. Sugatan sa kamay ang isang pulis matapos tamaan ng bala. Halos 100 beses nagpaputok ng baril ang mga pulis bago tuluyang natumba ang driver. Isinugod siya sa ospital pero binawian ng buhay. Base sa imbestigasyon, pinatigil ang lalaki dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt habang nagmamaneho. Natagpuan sa passenger seat ang kanyang baril. Sa Amerika pa rin, nabulabog ng pamamaril ang paggunita ng mga Muslim sa Eid al-Fitr sa Philadelphia. Nasa gitna ng pagtitipo ng 1,000 mga Muslim sa isang parke. Nang biglang mamaril ang dalawang armadong grupo sa lugar, agad na rumisponde ang mga pulis at nakipagbarilan sa mga gunman. Tatlo ang sugatan kabilang dalawang salarin na nabaril ng mga pulis at isang batang nabangga ng sasakyan ng pulis. Arestado naman ang 5 sospek. Iniimbisigan pa ang dahilan ng barilan ng dalawang grupo. Agad kinordonan ng mga pulis ang kalyeng ito sa Washington, D.C. kasunod ng walang habas na pamamaril ng mga armadong lalaki sa lugar. Base sa imbestigasyon, bumaba ng sasakyan ng mga salarin at bigla na lang nagpaputok ng baril. Isang lalaki ang patay habang 5 ang sugatan kabilang ang ilang bata. Patuloy pang tinutugis ang mga sospek at inaalam pa ang motibo sa pamamaril.
Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kabilang ang dalawang Pinoy sa mga sugatan sa nasunog na gusali sa Hong Kong kahapon. Kinumpirma yan ng Department of Migrant Workers. Isang Pinay na senior citizen ang dinala sa ospital matapos makalanghap ng usok ang isa pang kababae natin na sugatan ng basagin ng salaming pintuan para makalabas sa nasusunog na gusali. Pareho silang nagpapagaling. Nakikipagtulungan na ang ahensya sa Philippine Consulate General sa Hong Kong para magbigay ng tulong sa mga biktima. Sa kabuuan, 5 residente ng Hong Kong ang namatay habang nasa 30 ang sugatan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, all set na para muling magpabilib si Oscar award-winning actor Joaquin Phoenix bilang Joker. Pero this time, kasama na si Lady Gaga bilang Harley Quinn. Sa inilabas na teaser trailer ng Joker 2, nag-uumapaw sa chemistry sina Lady Gaga at Joaquin. Nakadagdag pa sa feels ang mga artful shots sa ilang eksena, tulad ng pagsasayaw ng dalawa under the moonlight. Di tulad ng mga naunang Joker story, co-inmate ni Arthur Fleck aka Joker si Harley played by Lady Gaga. Tatakbo ang kwento ng sequel ng 2019 film sa pagsasama ni na Joker at Harley. Nakatakdang ilabas sa Pilipinas ang Joker Folie à Deux sa October 2. Eto pa nga, naging emosyonal ang cast ng hit kapatid Star Creative series na Can't Buy Me Love sa kanilang finale press conference. Kasabay niyan, inilabas na rin ang patikim para sa kanilang hashtag Priceless Finale. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Murfori. No dry eyes sa finale press con ng hit kapatid serye na Can't Buy Me Love. Mula sa lead stars as in a Donnie Pangilinan at Del Mariano hanggang sa iba pang cast, tuloy-tuloy ang luha at pasasalamat ng lahat sa isa't isa. Si Donnie, naging emosyonal ng balikan ng kanyang special moments kasama ang kanyang mamang Nova Villa sa set. Kahit sobrang hirap ng eksena, ipangkita na nahirapan niya siya. Game pa rin, kahit overtime na. Siya ang unang magsasabi ng game, gawin po natin direct ano pong pwedeng gawin. Kaya, Tita Nova, maraming salamat po. Si Belle naman, ibinahagi kung paano siya napamahal sa kanyang karakter na si Caroline Tew. Kaya naman kahit siya, gulong-gulo na rin sa buhay ni Ling. As in, araw-araw ko re-question sa sarili ko, sino ba pumatay sa nanay ni Caroline? So yun, so ang dami talaga, the story itself, talagang while reading the script. Buti na lang, to the rescue raw si Donnie para i-comfort si Belle. He's always there, like he's gonna check up on me whenever I do a big scene. Makikita ko na lang gumi-message siya sa akin, magta-text, oh, kamusta, how's your scene, or he's gonna call. Kunyari, magkaiba kami ng unit, so thank you. Speaking of big scenes, maniling ang pamilya niya para sa katahimikan ng lahat. Mrs. Grabe! Heavy kong heavy ang mga eksena sa finale teaser ng serye kung saan ang ilang tagpo, shot pa sa Batanes. Kahit gaano kakomplikado ang buhay natin ngayon, sa akin simple lang. Mahal na mahal kita, Carlos. Mahal din kita. Trending na to online. Ang isa pang laging trending, ang accidental love team nila Anthony Jennings at Maris Racal o Snow Reed na may spin-off project nga ba? Gusto ko pa rin naman maging si Irene. Ngayon mas maganda dun eh. Abangan nyo yung mga pwede pa namin gawin. Sabi ng Snow Reed, they're just getting started. Dahil matitindi pa raw ang mga magaganap sa kanila sa last 4 weeks ng serye. Proud naman si Maris at Anthony na kahit may kanya-kanya silang off-screen relationships, may matindi pa rin following ang kanilang tandem. Dream ko talaga yon. Dumating to! Tapos my girlfriend din siya. And then like, nag-work lang kami and then it worked. And then sinuportahan ng mga tao. So sobra kaming nagugulat. And I hope na ma-start ulit yung dati. Diba dati naman, nagkaka-love team kahit hindi sila. Abangan ang finale ng Can't Buy Me Love sa TV5 sa May 10. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Murfori, News 5.
Susunod, sasakyan sa Mualbual, Cebu, sumalpok sa isang fast food restaurant. Isang customer, sugatan. At mga kabataan na nagbudots challenge sa sementeryo, ginawang props ang mga buto ng tao. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Attorney, paano mo ba ang proseso ng demand letter kung may taong umutang sa'yo ng malaking halaga at ayaw magbayad? Kailangan ko po bang kumuha ng personal lawyer? Legal po ba to? Legal po ang demand letter kahit hindi abogado ang nakapirma. Ayon sa Article 1169 ng Civil Code, walang delay kung walang demand. Ibig sabihin, hindi pwedeng kasuhan basta-basta ang may utang hanggat walang naipadalang demand letter upang ipabatid sa kanya na ang kanyang utang ay due and demandable na. Kahit sino ay maaaring pumirma sa demand letter, hindi po kailangan ng abogado. Kailangan lang malinaw sa demand letter kung ano ang halagang hinihingi, kung may interest na kasama, at ang source of obligation o kontrata o anumang demand to pay. Attorney, paano kapag nasa ibang bansa ang nangutang? Pwede po ba siyang padala ng demand letter or hintayin po siyang makauwi ng bansa? Pwedeng magpadala ng demand letter by email, by registered mail, o personal delivery. Kaya kahit nasa ibang bansa, ay pwedeng padalhan ng demand letter. Hindi na po kailangan na intayin na umuwi sa Pilipinas. Ang importante ay may katibayan kayo na natanggap niya ang inyong demand letter. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
trending ang Budot Challenge ng tatlong lalaki sa Davao del Sur. Pinaglaruan kasi nila at ginawang props sa mga buto ng tao sa isang sementeryo. Nakatungtong ang mga kabataan niyan sa imbakan ng kalansay sa public cemetery sa Digo City. Ang isa sa mga lalaki sumasayaw pa habang may hawak na bungo. Burado na ang video pero marami na ang nakapag-record nito kaya kalat pa rin online. Nakarating na yan sa lokal na pamahalaan at pinatawag ang mga sangkot kasama ang kanilang mga magulang. Ayon sa mga otoridad, 2 menor de edad ang sangkot sa insidente. Paliwanag nila, gusto lang daw nilang sumabay sa uso. Sa ngayon ay pababakura na ng LGU ang sementeryo para di na gawing palaruan ang sagradong lugar. Literal na nag-drive-thru ang isang sasakyan papasok ng restaurant sa Mualbual, Cebu. Imbis daw kasi na preno, si linyador ang natapakan ng driver. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Sa kuha ng video, makikitang nasa parking lot ng isang fast food restaurant ang mini SUV na to sa bayan ng Mualbual sa Cebu. Maya-maya pa, dumiri-diretso ang takbo ng sasakyan hanggang sa tumbukin ang salamin ng kainan. Sa lakas ng pagkakabangga, nabasag ang salamin. Sumadsad na rin paloob ang kalahating parte ng sasakyan. Agad namang rumispondi ang mga otoridad at inalalayan ang 64-anyos na driver palabas ng mini SUV. Duguan naman ang braso ng isang lalaking customer matapos maipit sa insidente. Agad silang dinala sa ospital. Base sa investigasyon, imbis na preno, silinyador o accelerator pedal ang naapakan ng driver. Bago raw yan, nauna nang nabangga ng senior citizen ang isa rin pampasahirong bus nang atrasan niya ito sa parking ng fast food restaurant. Nang suriin, maayos naman ang lagay ng matanda. Hawak na siya ng mga pulis. Disidido naman ang pamunuan ng fast food restaurant na papanugutin ang driver. So, nang mentioning, partially, they will push through to the legal action. Determinado talaga po sila na habulin. Inaalam pa ang kabuuang pinsala ng insidente. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property and driver. Paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista. I-check mo na yung kondisyon ng sasakyan at saka yung kondisyon mismo ng sarili mo kung capable ka ba mag-drive. Or else otherwise, makukompromise lahat yun, makakos ka ng aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Attorney, sugarol po yung asawa ko at lasinggero. Sobrang apektado na po yung finances namin. Pwede ba ito maging ground for annulment? Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi po ground for annulment ang pagiging sugarol ng inyong asawa. Ang annulment o declaration of nullity of marriage ay pagpapawalang bisa ng kasal dahil sa kawalan ng mga essential o formal requirements nito. Halimbawa ay wala kayo sa hustong gulang nung kayo ay ikasal o may naunang kasal ang sinuman sa inyo o walang kapangyarihan ang taong nagkasal sa inyo o wala kayong valid marriage license. Pwede ring maging ground ang lack of consent dahil sa may inilihim o concealment ang isang panig tulad ng paglilihim sa prior conviction o pagbubuntis ng babae sa ibang lalaki o merong sexually transmitted disease ang isa sa inyo at inilihim ito o inilihim ang drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality or lesbianism na taglay na ng isang panig nung kayo ay ikasal. Ang pagiging sugarol ay maaaring magamit na senyales ng psychological incapacity na isa ding ground para sa annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Subalit, kailangang maipaliwanag ng isang medical o psychological expert kung paanong ang pagiging sugarol ay may kaugnayan sa psychological incapacity ng isang may asawa. Attorney, gaano po katagal ang proseso ng annulment? Kaya po bang pabilisin ng 6 months to 1 year? Ang panahon ng trial o paglilitis para sa annulment ay depende sa maraming factors tulad ng docket o dami ng kasong hawak ng isang korte, bilang ng mga testigo at kung lumaban ba o hindi ang kabilang panig.
Karaniwan na umaabot ng 1 hanggang 2 taon ang annulment sa RTC level o yung level ng Regional Trial Court. At maaari pa itong tumagal kung mag-aapila pa sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay. What's up mga kapatid? It's your sports tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love. Ang mga vlogger na nanggulo at nandakma ng mga tarsier sa isang viral video. Sakop daw kasi ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga tarsier. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Ayaw ipusa. Pandasin eh. Bawal din ikas. Ayaw ipusa. Tuwang-tuwa ang dalawang vlogger na ito mula Pulomolok, South Cotabato nang hablutin nila ang tarsier na yan. Hindi pa sila nakontento at dinakma rin ang isa pang tarsier. Ako ano isa. Pilit din nilang pinangiti ang mga ito. Smile, baby! Kinilala ang nag-upload at vlogger na si Farm Boy. Binura niya na ang viral video. Pero nag-upload pa siya ng isa pa kung saan pinapakita nilang pinakawalan na nila ang mga tarsier. Yan na guys, nakawalan ko na guys. Matapos ang insidente, binisita ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources ang vlogger. Guys, naada rin mga DNR guys. Okay na ni guys, kay na-release na naman. So, wala na yung problema guys. Iniimbisigahan na raw ng DNR ang mga vlogger na pag-alaman nilang pinakawalan ng mga ito ang mga tarsier na nasa viral video. Ayon sa DNR Davao, sakop ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga tarsier. Any possession of wildlife without the necessary permit is strictly prohibited, strictly regulated. So pag may makita man kayong any wildlife, tarsier ba yan, please report it to the nearest CNR, PNR, or DNR office sa inyong lugar or your barangay para mag-inform na din sa nearest DNR office. Hindi namin kaya na makita lahat yung areas na yan, no? But we count on you as our partner. Babala rin ng isang eksperto, hindi tama ang ginawa ng vlogger. Nocturnal daw ang mga ito at sa gabi lang dapat gising. Kaya masama raw ang epekto ng ginawang panghablot at paggising ng vlogger sa mga tarsier. So yun na lang pagkuha mo sa kanila, ginising mo sila sa umaga, na-stress na yan. Pag na-stress yan, nagkakasakit na kaagad sila. Madaling mamatay yan pag na-stress sila. Maituturing na endangered species ang Philippine tarsiers ayon sa International Union for Conservation of Nature. Hindi lang daw dapat pagsasampa ng reklamo ang dapat gawin. Aside from filing a case, kailangan meron ding educational program, awareness program para ma-recognize nila na mali yung practice na yan. Tinawag naman na stupid o katangahan ng Philippine Tarsier Foundation ang ginawa ng mga vlogger. Pinopost lang daw ito online para sa views at pagkaperahan. Hindi raw dapat nabibigyan ng incentive ang animal harassment.
Ang mga social media account daw na ganito, dapat maturuan ng leksyon. Smile, baby! Smile! Smile, nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ang pagiging vlogger, may kaakibat yan na responsibilidad. Diba? Criminal case, ang isa sa pangkaso. Dapat lang. Kasi dating kanina, parang wala eh, no? Parang, hi guys, meron pa sila meron, no? Diba? Nag-ausap-usap na kami, ha? Okay na, ganun. Dapat eh, sampulan. No? Para hindi tularan ng iba. Correct. Ano ba nangyayari sa mga tarsier? Madali po kasing ma-stress ang mga tarsier. So sabi ng mga eksperto, kapag nasa stress sila, maaaring saktan nila ang kanilang sarili, inuuntog ang ulo, minsan pa nga yung iba nagpapakamatay. So wag na wag po nating i-stress din ang mga tarsier. Ang akin lang, as a vlogger, yes. Huwag mag-vlogger kung walang may vlog. Diba? Be responsible. Gayahin nyo ang Julius Babaw unplugged. Yun, unplugged. Nasa 1PH na. Nasa 1PH na. Thank you. Nasa 1PH na tayo. 7:45 tuwing Sabado. Congrats! Sir Julius. Alam mo na, halo-halo. Friday na pala bukas. No? Okay. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.